kapurihan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umangin ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawi ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Sa ating banal na pagdiriwang, ginugunita po natin sina San Timoteo at San Tito, mga obispo. Sila'y mga kasama ni San Pablo. Nawa matutunan natin sa kanila ang kasiglahan ng pagiging apostol sa pagpapalaganap sa mabuting balita ukol sa kabutihan, katarungan at pagmamahal ng Panginoon. Alat natin ang debosyon sa ating Panginoong Jesus Nazareno na mas marami pa ang lumapit, makilala, mabanaaga nila ang habag, ang awa at pagpapatawad ng Poong Senyor. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo ang mga katangian ng apostol kina San Timoteo at San Tito. Pagbigyan mo ang kanilang dalangin kami makapamuhay ng maayos at matapat sa iyong kalooban para kami marapatin mong makasapit sa iyong piling sa kalangitan, sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtin natin kay Kristo Jesus, kay Timoteo na minamahal kong anak, sumaiyo nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan.
lalo na kapag naaalala ko ang iyong pagluha. Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Dahil dito, ipinaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa mga tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makaihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Sa lahat ay ipinahayag gawa ng Poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awita ng bagong awit. Panginooy, papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang Poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Panginoon ay purihin ng lahat sa daigdigan, purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Panginooy, siyang hari sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayo parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayo magdala ng lukbutan, supot o panyapak.
Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakabit ito. Manatili kayo sa bahay ng inyong tinutuluyan. Kanin ninyo ang inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap sa kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinman bahay, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Paggalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Alam po ninyo, katulad kahapon, partikular ang mga pagbasa para sa pagdiriwang ng kapistahan natin. Siyempre kahapon, inawit pa natin ang luwalhati, ang papuri sa Diyos. Kapistahan ng pagbabalik loob ni San Pablo Apostol. At ngayon din, partikular yung mga pagbasa. At ngayon din, ginugunita natin si San Timoteo at si San Tito. Espesyal ang mga basa, pagbasa at patungkol sa kanila. Ang ating ebanghelyo, mabilisan lang po ako doon sa ebanghelyo natin ayon kay San Lucas. Sapagkat sinabi dito, bukod doon sa 12 na apostoles, humirang pa si Jesus ng additional 72 mga asistente, mga katulong pa. Bukod doon sa 12, meron pang 72 na mga tagatulong. Ito pong konteksto ng ating ginugunitang kapistahan, San Timoteo at San Tito. Ito muna kasi ang nabasa natin ay kay unang pagbasa natin, pangalawang sulat ni San Pablo kay Timoteo. Alam po ninyo, dito sa sulat na ito, si San Pablo napakasipag. Bumubuo ng mga Kristiyanong komunidad. Una muna, may mga itong teritory nito bago ito, malayo. Igugugol mo yung panahon para magturo, makilala si Jesus, ibahagi mo yung mga karanasan. Ito'y sa konteksto ng kalinangan, ng kultura ng isang bansang hindi kanila. At bubuo ka ng komunidad. At dito, siyempre, aalis si San Pablo. Ipagkakatiwala niya, pipili siya ng mga pinuno, ng mga leader na ika nga, hindi lang yung mga parokyano, yung mga tao. Humuhubog din siya ng mga magpapatuloy. Kasi siya, pupunta sa ibang lugar, may maiiwan at palalaguin pa yung pananampalataya. Dito po sina San Timoteo at si San Tito na naging mga pinuno, naging mga obispo. Kahapon po, binahagi ko po yung kasiglaan ni San Pablo. Sinabi dito na si San Pablo ay may karapatang humirang ng mga bagong pinuno. Sa konteksto natin, yung magiging obispo ng isang diocese, yan ang sa kasalukuyang terminolohiya ngayon. Sinabi dito yung, ito sinabi dito, salamat sa Diyos, nakita ko. Tungkuling tinanggap
mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Ito po, sa ating unang pagbasa. Nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo, ito po yung ordinasyon, episcopal ordinasyon. Yan po yung technical na description ngayon. Paghirang, sa madalit sabi, si Timoteo po ay naging obispo, naging pinuno. Mahabang proseso yan. Pagtsatsaga, pananalangin, paghuhubog, pagsasanay, formasyon ng Kristiyanong komunidad. At yung Kristiyanong komunidad, malaking pamilya yan. Nabanggit ko yung pamilya. Ito yung mga detalyeng kaaya-aya. Sinabi dito, hindi ko makakalimutan ang tapat mong pananampalataya. Katulad ng pananampalataya ng iyong lola. Ang pangalan ng lola ni Timoteo, Loida, at ni Eunice na iyong ina. Di ba maganda yan? Tatlong henerasyon. Lola, ina, at anak sa pananampalataya. Kaya nga, sa paghubog, pagbuo ng isang komunidad, mahalaga yung ginagampan ng papel ng pamilya. Lola, nanay, yung anak, bumubo para sa kanila pa lamang nakakakuha ng inspirasyon at lakas ng loob ang komunidad. Hindi po ba? Binanggit ito pangalan. Si Lola Loida at Nanay Eunice. Di ba? Bana, sa palayaw na. Ang tawagan ay palayaw na. Ibig sabihin yung malapitan ba? Personal ba? Ito muna mga kapatid ay pagnilayan po natin yan. Sapagkat ilagay ko po yung aplikasyon sa kasalukuyang panahon natin. Bumubuo po tayo ng komunidad ng Nazareno. At dahil napakalawak, napakalaki ng ating komunidad, hindi lang pambansa, yung mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng streaming, sigurado ako, marami dito ay sa iba pang bansa na nagtsatsagang makinig. Bagamat Tagalog ang aking ginagamit, hindi po ba? Ang mahalaga, bagamat malaki ang ating komunidad, ang pamilya natin ay buo at may personal na ugnayan tayo. Kahit na ba napakalaki, napakalayo, nandun pa rin ang koneksyon, ang kaugnayan, ang relasyon nating malapitan. Ipalalimin ko po sa konteksto ng pandemya. Sa pandemya po, sapagkat ipinagkatiwala ni San Pablo kay Tito at kay Timoteo itong kasiglaang apostoliko. Di mo matatalo si San Pablo. Kung makita mo si San Pablo, para bang umaapoy, umaalab sa pagmamahal para sa Ebanghelyo. Hindi napapagod yan. Para bang kwan? Hindi ka ba napapagod? Hindi yata nagpapahinga si San Pablo eh. Si San Pablo, yung apostolikong apoy para ipalaganap ang debosyon sa Nazareno. Alalahanin ninyo. Diba? Saul! Saul! Bakit mo ako inuusig? Eh, sino ka Panginoon? Ako si Jesus, taga Nazaret. Jesus Nazareno. Ako. Kaya si San Pablo masipag,
Ano yung lihim ng apostolikong pag-aalab sa kalooban niya? Binabalikan niya lagi ang karanasan niya. Ito binabahagi niya kay Tito. Ito binabahagi niya kay Timoteo. Eh, nagsalita ba sa akin direktamente? May intervention. Nahulog ako sa aking kabayo. May liwanag. Ako, si Jesus Nazareno. Yan. Hindi niya makalimutan yon. Parang kanina lamang. Parang ngayon lamang ang karanasan. Kung paano direktamenteng tinamaan si San Pablo, yan ang kinikwento niya. Kaya para sa atin, direktamente tayong nilalapitan, hinihipo ang ating damdamin ng Panginoon. Sige na po. Pagnilayan po natin yan. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, ni San, at ni San Timoteo, ni San Tito, nawa po, lagi po tayo masigla, masipag, hindi natitinag, laging nandun yung alat at yung tamis, may panlasa tayo upang lahat na makarinig sa atin sasabihin, totoong mabuti sa aking buhay ang Poong Jesus Nazareno. Minamahal ko mga kapatid, tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinhaga. Si Kristo ang maghahasik sa binhi ng salita ng Diyos. Tugon po natin, banal na maghahasik, basbasan mo kami. Banal na maghahasik, basbasan mo kami. Ang simbahan sa daigdig, naway maging tulad ng mayamang lupa na nagbibigay bunga ng tig-100 ani, manalangin tayo. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway mamuno sa pamamaraang kaaya-aya sa Diyos at sa kanilang nasasakupan, manalangin tayo. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Ang mga hindi nasisiyahan sa mga ambisyon at pagkamakasarili, naway hindi makasagabal sa salita ng Diyos sa ating buhay, manalangin tayo. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Ang mga may sakit naway makaranas ng nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo, manalangin tayo. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming makilala ang binhi ng iyong salita at gawa ng sa aming buhay. Piniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Tanggapin mo yaring aming alay, gawin ito nilang tanda ng aming kaligtasan. Narito
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa Dambana. Ngayon kami naghahain para kina San Timoteo at San Tito ay magunita sa ipagpapatawad ng aming makasalanan sa ikapagtutupad ng mga aming pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Ngayon sina San Timoteo at San Tito ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahangga ngayon sa mga panalangin kailang iniuukol. Kaya kaisa ng mga ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagay niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan ay hahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaprian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay gayon din ang lahat na mapumanaw. Si Monsignor Norberto Habos, Conchita Irasga, lahat na mapumanaw sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang ina ng laging saklolo. Nang kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, San Timoteo, San Tito, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tugyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pati si San Jose
anghel na masasaya, apostol na dose. Señor, purihin haring na sa trono, kanyang alay sampahin, Viva Nazareno. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinanaligan ng uliran naming sina San Timoteo at San Tito, ay maipahayag namin ang mga tinuro niya ay magawa naming ganapin sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin may mga karamdaman, lingapin mo ang aming mga kapatid na nasa balik ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkantanta mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon ikay nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing at sa tulong po niya ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundahan sa mahirap at sakit ng Panginoon Jesucristo at inyong po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng karotuan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mana pong Jesus Nazareno, niyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po yung mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon ito, naway maalala nila mga pangako ng sabinyag, na kailang ibig na paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos. Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alisang kabayapaan ni Yesu Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipingho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sabisab ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, narangal Nazareno, nilulwalhati ka namin.